Sa ating sumbong ataksyon, nasa studio po natin si Darwin Alonzo. Reklamo po niya ang kasamahan ng kanyang kinakasama sa ibang bansa dahil sa pagkuha daw po ng video habang ito daw po ay naliligo. Teka muna. Si Emily po ang inyong kinakasama, live-in partner niyo po. Opo, sir. Na OFW na sa Qatar. Opo. Ang inireklamo, si Beatrice Aguliana. Opo, sir. Na OFW din sa Qatar. Opo, sir. Okay. Anong pinagagawa nitong si Beatrice? Sir, kinunan po niya ng video yung kinakasama ko. Tapos... Huwag niyo na po ipakita sa akin. Okay na po yan, sir. Okay na. Ano, sir? Ngayon po, sir, sabi ko sa asawa ko, sa kinakasama ko na kailangan malaman natin kung sino talaga ang gumawa. Kasi cellphone lang daw nakita niya doon sa loob. Ngayon... So, nung naliligo po si Ma'am Emily... Sino po sa palagay niyo ang naroroon pa bukod sa kanya? Si Beatrice po, sir. Kasi bawat maliligo siya, sumisingit si Beatrice. Ay, saglit lang. Iihi ako muna. Yun ang kwento sa akin. Ngayon, nung sinabi ko na mag-usap kayo ni Beatrice, tanungin mo, pasikot-sikutin mo yung tanong, kung talagang aamin ba siya. Ngayon, sir, umamin siya na, oo, inaamin ko yung milim. Ako gumawa, ako naman ano, ng video, pero nilagay ko lang yung cellphone ko. Di ko alam na kusa na palang nagbibideo. Di sinabi ko, saan makamukuhan yun? Oo nga, sir. Pwede niya sabihin yun sa kindergarten. Ano po? Kahit walang kung... pinag-aralan, sir. Pwede niya sabihin yun eh. Oo nga po. Siguro kahit na yung pusang gala, hindi maniniwala sa kanya. Ito na, si Ma'am Emily. Ma'am Emily, magandang hapon. Ma'am Emily Amparo. Ma'am? Good afternoon po, Sir Rafi. Alright. So, umami na po sa inyo si Beatrice. Umamin po siya sir, may isang video sa nakuha sa akin pero hindi niya po alam kung bakit nakuha niya yung video sa akin. Hindi, sabi-sabi lang niya po yun, sinadya niya po yun. Bakit po sa palagay niyo ginawa niya yon? At pagkatapos, siya po mismo nagpo-post sa social media ngayon, pinapakalat niya po yung eksenang yon na kayo po yung naliligo, hubot-hubad? Binigay niya po dun sa lalaki. Lalaki? Yung video ko. Bakit siya po binigay sa lalaki? Kasi po, naiwan ko kung anong meron silang dalawa kasi ang alam ko po yung lalaki may galit sa akin kasi po sinumbong ko sa nanay ng amo ko. Kasi okay. Po yung ginagawa niya sa akin sa loob ng sasakyan. Anong pangalan po nila? Po ako. Okay. Anong pangalan po ng lalaki? Kasi malamang kasabwat yung lalaki, baka yung lalaki nag-uto, so pwede natin isama yung lalaki sa pagsampa ng kaso. Anong pangalan po ni lalaki? Ibrahim po. Ibrahim? Pilipino din po itong si Ibrahim? Hindi po sir. Sa Egypt po sa ngayon, nakakancel na po sa dito sa Qatar kasi pinalis na po siya ng amo kong... Yun lang. Nanay ng amo ko. Egyptian pala to. Eh, tumakbo lang to ng Egypt. Di wala na tayo. Goodbye na. Eh, pero ito na si... Yun na po. Kumakalat na po yung picture nyo ngayon. Kumakalat na po dito sa loob ng area ng amo ko sa mga lalaki po, sa mga driver, tapos sa ibang tauhan ng amo ko. Andito na po yung mga video sa ibang katulong na kapwa ko rin Pilipina, nakakita na po ng video. Okay, nung kinausap niyo po siya at sinabi niyo sa kanya bakit ganon, bukod sa sinabi niya at hindi niya sinasadya, ano pa ho yung mga nasabi niya sa inyo? Yun yung sabi niya sa akin, hindi niya daw sinasadya, ba't nagkaroon ng video yung cellphone niya? Sabi ko, hindi mo sinadya yun, hindi magkaroon ng video sa cellphone mo. Sabi niya, tingnan mo yung cellphone ko kasi binigay niya daw yun sa lalaki yung cellphone. Sige kaya po. Tinuha yung video daw doon. Beatrice Aguliana, magandang hapon po, Ma'am Beatrice. Ma'am. Good morning po. Good morning po, Ma'am Beatrice. Ma'am Beatrice, ito pong si Ma'am Emily Amparo sa kabilang linya, ang kanya pong inireklamo, yung pong pagkuha niyo po ng video habang siya po'y naliligo at ngayon po'y kumakalat sa social media, lalo na po dyan sa inyong lugar. At kayo po'y pwede mapadeport namin at mapakasuhan at makulong dito sa Pilipinas. Dahil dyan. Wala po akong alam na kinuhaan sa kanya. Hindi ko sir, sa binidual. Ito po yung voice record niya, sir. Ilang taon ko na ako sila dito, takot ako maggawa ng ganyan. Bakit ko ba naman gagawin sa kanya yan? Sandali lang po, ma'am. Mag-usap kayo, ha? Ma'am Emily?
Ma'am Emily? Ma'am Emily? Yes. Go, mag-usap kayo ni Beatrice kasi dinideny niya eh. Usap kayo. Sige po, Ma'am Beatrice and Ma'am Emily, usap kayong dalawa. Hindi mo alam na may record ka sa akin na umamin kami na isang video ka? Emily, sabi ko sa'yo baka lang nakuhang nakalimutan ko sa banyo. Pakinggan mo yung record mo dito sa akin din, huwag ka magsabi na baka, sinabi mo, inamin mo, may isang video ka. Emily, wala akong ginawa, wala akong alam na naibidyo sa'yo. Bakit wala ka na alam na video? Nakita niyo ba bakit nung naligo ako nung umaga, alam na alam mo kung anong oras ako naliligo? Nung tinignan ko yung cellphone, natutok yung kamera sa akin. Emily, wala akong alam na ginawa dyan. Wala. Wala kang alam ginawa? Wala mo lang aling mo. Nagsuri lang ako. Nasabi ko, baka lang. Baka, pakinggan mo yung record mo. Huwag ka masabi na. Sandali, ma'am, huwag kayo magsabay-sabay. Excuse me. Huwag kayo magsabay-sabay. Okay. Ito lang po ang tatanungin ko sa inyo, Beatrice. Yes, sir. Doon po sa paliguan, yan po ba'y communal? Ibig sabihin, lahat po pwedeng gumamit yan, maging babae, lalaki, o yan exclusive lamang pambabae yung paliguan na yan? Exclusive lang po sa mga babae, kaso lang, yung banyo na yan, maraming nag-ano ng mga lalaki sa labas. So ibig sabihin, pwedeng merong nambubuso? Hindi naman binabantayan yan, banyo na yan. Sandi na po, may mga lalaki sa labas, ano ibig sabihin po noon? Yung mga nagsatrabaho po, yung mga tagaluto, maraming tao yun doon sa labas ng oras na yun, taramadan. Okay. Hindi, sige sir. Pa, sandali po. Sandali, let me do my job. Now, sige, granting, pwede, sabi mo, kasi may mga lalaki sa labas at during Ramadan, nandun sila sa labas, nakapalibot. Ang tanong ko, bakit ho kayo nag-apologize kay Emily? Sabi niya kasi yung tawagan ko, nakalimutan ko doon sa banyo. Eh sabi ko, baka lang nung nakalimutan ko, naka-open yung video. Tinanong ko po siya, kung naka-open at tinignan niya, hindi naman daw. Okay, ma'am, sandali lang. Kung naka-open ang video at nakahiga po yung cellphone, siyempre kung naiwan mo, di nakahiga ang cellphone, maliban na lang kung ipinatayo mo at yung naka-angulo sa may shower. Okay? So kung yan ay talagang naiwan lang at nakabukas yung video, ang makukunan dapat ng video ay bubong. Ang tanong ko lang po, ma'am, Beatrice, bakit tuwing naliligo po si Ma'am Emily, tiyempo naman, ikaw ay sumisingit at pumapasok doon dahil kesyo ikaw ay naihina. Bakit ganon? Hindi po, yung oras na pagpasok ko talaga sa banyo, yun ang oras. Nauuna ako, sumusunod sila. Naiisa ang banyo namin. Ma'am. At saka yung oras na yun, nagpalit ako ng ano, yung napkin ko, ta may regla ako, inununsong ko lang yung tawagan ko doon. De, kaya nga ma'am, bakit kayo sumasabay palagi tuwing naliligo itong si Emily? Hindi po, yung isang beses lang yun po. Okay. Emily? Yes, sir. Ilang beses sumabay sa'yo si Beatrice habang naliligo po kayo? Tuwing kasi pag naliligo ako sa umaga, sir, yung Ramadan na time, sasabihin niya yan na ihi mo na ako o inahayaan ko siya. Tapos naman sa gabi naman, tama na pagdating ng gabi, alas 11, pagkatapos na namin dito, siya na naman, sabi niya, ihi daw muna siya, inahayaan ko. Kasi paggabi ako nauuna maghuhugas, sa umaga naman, sila yung nauuna, ako na uli. Tama, sa umaga, yun ang kinunan ako ng video, sa gabi na maghuhugas na ako, okay. Kukunan na pero, naman pero, niya pero, ako pero, ng video. Pero tanong ko po, Ma'am Emily, sandali, malapit na tayo. So, kapag naliligo kayo, nasa loob ba siya ng banyo? Hindi, pag naliligo na ako, sir, di wala na siya, sir, di lalabas na siya. Lalabas na siya. So ngayon, ibig sabihin, merong video na nakapwesto na ang angulo ay nakatutok papunta doon sa shower. Opo, sir. Doon sa plastic na dilaw nakalagay yung cellphone, binutasan niya pa mismo para lang doon na makatutok yung camera sa akin. Okay. So, tiyempo, so ibig sabihin, yung pong mga nasa labas, hindi po pwede magplanta noon kasi sila ay nasa labas. So ang nagplanta niyan ay yung mga taong nasa loob
tulad halimbawa ni Beatrice, dahil labas-pasok siya sa banyo at may paplanta niya doon sa plastic na container tulad sinabi niyo. Opo, sa plastic. Okay, ang tanong ko ngayon, Ma'am Emily, yung bang mga kalalakihan na sinasabi kanina ni Beatrice ay nasa labas, may mga kalalakihan, mga cook at kung sino-sino pa, sila ba ay nakakapasok, nakakapasok po sa banyong yon? Wala, hindi yun sila nakakapasok, sir. Sa gabi, hindi yun sila pumapasok doon kasi nga may CCTV. Pag may lalaki nakapasok doon, makikita ko sa kamera. Okay, so yung banyong yun ay sa loob ng isang bahay? Hindi po, doon lang po sa labas ng kwarto namin. Okay, pero yung banyo sa labas ng kwarto ninyo? Opo, nakabukod po. Sa likod, pero walang lalaki nakapasok doon? Wala po kasi yung CR po, katabi po ng kitchen, tapos ng kitchen, kwarto namin, tapos kwarto nila Beatrice, ganun po. So ang pagkakalam nyo po, yung pong tabo, plastic, binutasan at iplinanta doon? Yung plastic po, yung plastic na silopin po, yung nakasabit doon sa bakal. Okay, at may CCTV po? At may CCTV po ngayon dito, nakatutok po yun sa CR. Kung sino pumapasok sa CR, makikita po. Basta walang lalaki po makapasok dito sa okay, CR. Simula nang dumating ako dito, walang so, simula nang dumating ko kayo, chinek niyo po sa CCTV, walang mga lalaking pumapasok labas doon sa banyong yon. Hindi po nasik sa CCTV kung may pumapasok ba or wala. Hindi po nila tiningnan kasi sinabi ko na po kay mama na, mama, ganito yung nangyari sa akin. Sabi niya, sinong gumawa sa'yo? Sabi ko po, si Beatrice. Sabi niya, ayaan na lang daw. Pero is it possible, ma'am? Okay. Is it possible na yung mga lalaki? Na mga lalaki, hindi po nila magawa yun. Hindi magagawa? Hindi sila, siya po. Ano pa? Hindi po yung lalaki, siya po, sir. Hindi, so yung mga lalaking yun, matatakot pumasok dahil may CCTV? Oo, hindi po sila. Natatakot po sila pumasok yan. Okay, alright. So, ang the only person na palaging chinechempuan bago ikaw maligo na pumapasok doon, si Beatrice, na ibig sabihin, bago ka maligo, punesto niya na doon sa tabo na nakasabit kanyo yung kanyang cellphone. Oo, doon na po niya nakalagay. Okay. Ano naman po siguro ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Beatrice sa inyo? Ayawan ko po kasi po, yung siguro inutusan niya siya ng lalaki kasi yung lalaki may galit sa akin kasi nga sinumbong ko kay mama yung ginagawa niya sa akin sa loob ng sasakyan na sinasaktan niya ako, pinipilit niya ako na kung may gusto ako sa kanya, sabi ko wala akong gusto sa'yo. Okay, so yung lalaking yun, ma'am, yung Egyptian at saka si Beatrice magkaibigan? Magkaibigan. Ano pa? Hindi yun sila magkaibigan, sir. May relasyon yun sila. Ah, may relasyon sila. Okay. Hindi nila nawala. Alright. So, hindi sila magkaibigan, kundi magkarelasyon itong si Beatrice at saka yung Egyptian na may galit sa'yo. Oo. Kung wala sila relasyon, hindi niya magawa sa alright. Akin yun. Napahiya nila ako dito. Kuha ko na. Beatrice. Sir. Paimbestigahan po namin yan at malalaman po kung saan yung source ng kumakalat na video na yan. At kapag napatunayan, yan po ay galing sa inyo, kayo po ipapadeport namin at pagdating dito, kayo po ipakukulong namin. Sir, wala akong alam talaga dyan. Bakit ginaganyan ako ni Emily? Kaya nga ako nagbakasakaling lang ako nung nakalimutan ko yung cellphone ko. Yung isang beses lang na yun, nakalimutan ko talaga yung cellphone ko doon. Ma'am, naman, sabihin mo yan sir. Po sa mga... Ma'am, sabihin niyo po yan sa... Makikinig niyan, sir. Sir, sandali lang, sir. Sir, please. Ma'am, yung ganong klaseng palusot, maging pusang gala, hindi maniniwala sa inyo. Hindi pwedeng iniwan mo yung cellphone mo dyan at naka-on yung video at yung video nahagip po. Ma'am, makinig ka muna. At yung video ay nahagip na lang itong si Emily habang naliligo. Hindi, ma'am. Ibig sabihin, talagang yung video ipunesto doon sa tabo at itinurn on at na-shoot doon sa butas yung camera para hagip na hagip habang naliligo si Emily. Ma'am naman, hindi pwedeng iniwan mo lang dyan na nakalimutan mo, naka-turn on pala yung video. That is bullshit. Okay, ma'am? Ma'am, guilty ka, ma'am, kung akong tatanungin. Ma'am, Emily. Emily. Yes, sir. Papadeport natin to si Beatrice. Yan yung gusto ko, sir. Gusto ko siyang kasuhan.
kaso lang ang sabi ng agency ko, hindi daw siya pwede may pa-default. Kasi nga, katar yung amo namin. Ano pa? Ano pa kasi? Tumawag sa akin yung agency ko kasi nagtawagan sila ng counterpart dito sa Qatar. Hindi daw siya pwede may pa-default kasi po, yung amo po namin, Qatar, may makilalang tao po. Ah, hindi. Hindi. Hindi pwede kahit may kakilala, ma'am. Kasi ang gagawin natin, government to government, gobyerno po natin, at saka gobyerno po ng Qatar. Sabi po nila na ang dapat daw mag-usap, amo ko at saka amo ni Beatrice lang ang pwede magpa-default sa kanya. Sabi ko, hindi mangyayari, may pa-default sa kanila mag-uusap. Ma'am, kasasabi ko lang po, government to government po, gobyerno po natin at gobyerno po ng Qatar mag-uusap tungkol dyan. I-involve po natin yung Polo, OWA, kung ano pang ahensya ng gobyerno na para makakuha ko kayo ng hustisya. Okay, ma'am? Okay? At dito ho sa Pilipinas, pwede ho natin sampahan ng kaso itong si Beatrice. Beatrice? Ma'am Beatrice? Please naman, sir. Wala naman akong alam dyan. Maawa naman kayo sa akin. Bakit inili? Bakit ginanyan mo ako? Wala naman akong alam na ginawa sa'yo. Eh, ito lang isipin mo. Ang bait ng pinakita mo sa akin, be. Kaya nga, wala naman tayong pinagawa yan at wala naman akong ginawa. Wala nga tayong pinagawa. Yun nga, ang sakit yun. Wala tayong pinagawa yan. Napatunayan nyo ba galing sa akin galing sa tawagan ko yung video na yan? Ma'am, makasigit ulit. Alam mo, ma'am Beatrice, yung lang statement mo na baka yung video ko na iwan ko doon at naka-on at nakunang ka, doon pa lamang ma'am, halatang halata na meron kang kinalaman. And? Kasi ma'am, hindi pwedeng yung cellphone mo, iniwan mo na naka-video at tiyempo naman, napaka-big coincidence, na i-shoot mo sa tabo at yung tabo na may butas, nakukunan itong naliligong si Emily Amparo. Ibig sabihin, sinadya po yon. Hindi pwedeng sabihin na hindi sinasadya. Kasi ang sinasabi mo, baka hindi mo sinasadya, naiwan mo yung cellphone mo doon na naka-on, kaya nakunan siya na naliligo. Talagang hindi po. Naiwan ko po. Naiwan ko po yung cellphone ko. Hindi ko naman inopen yon. Basta tinuslong ko lang doon. Anyway, magagawa po na investigasyon ang ating mga kinaukulan dito, ma'am. At magkaalamanan, unang-una, madidetermina yan kung sino ho talaga ang nag-upload. Okay, sir, may gusto kang sabihin? Sir, ayaw na lang talaga, sinungaling po talaga, sir. Nung nag-usap po sila sa cellphone, sabi ko sa kay Emily na, i-record mo. Okay. Para kung sakaling aamin siya, may ano tayo. Sige, mayroon pong pag-amin. Mayroon, sir, mayroon okay, po siya pag-amin. Sige. Inamin po niya na yung isang video sa kanya, pero yung iba, hindi na daw sa kanya, sir. Oh, ayan, ayan, Beatrice. Sir, pakinggan niyo po. Wala, oo, sabi ko, baka lang. Sabi ko naman, baka na. Lang. Ma'am, makinig ka. Saan dito? Ha? Okay, mahabang istorya na. Sige, bibigyan natin sa ano yan, sa CIDG. Ma'am, meron kang recorded ano dito conversation na meron kang pag-amin. Okay? Doon sa pag-amin mong yan, may kita na talaga na guilty ka. Sorry, mama, talagang dapat ma-deport ka. Okay? Sige. Kasi na-ano ko yung yung sinabi niya na naiwan ko yung cellphone ko sa banyo. Yun. Ma'am, alam mo, pwede mong lukuin siguro yung ano mo, yung sarili mo, batok-batukan mo kasi maglulukuhan ka ikaw at saka yung sarili mo pero hindi mo po pwede kami lukuhin. May pag-amin ka na number one, tapos number two, sasabihin mo na hindi sinasadya, naiwan mo yung cellphone mo, nagre-record. Na-record yung pagliligo ni Ma'am Emily. Ma'am, ang daming butas po sa mga pinagsasabi mo. Nasabi naman po ako ng baka lang eh. Kaya hindi ko naman alam yun. Hindi ako sanay sa mga ganyan. Anyway, magkakaroon na po ng investigasyon. Sige ma'am, paimbestigan na namin to, Miss Beatrice. Anyway, meron ka ng pag-amin. Sapat na po yun. Yung pag-amin mo. Alright? Miss Emily? Miss Emily? Yes, sir. Tatawagan po natin yung mga ahensya ng gobyerno na pwede yung tumulong sa gagawin investigasyon, okay? Okay po, sir. Thank you po. At unang-unang gagawin natin, siguro ipabura po
kung saan mang site yon, para ma-delete na po yun, okay? Hindi na yun mabura, sir, kasi sabi nung lalaki, ipopost niya na daw yun sa Facebook. Kaya nga po, meron po pamamaraan kung sa Facebook po yan o kung sa YouTube, magagawa po ng paraan yan, okay? Sige. Okay po, sir. May, punta ka dun sa kabilang linya, saluin mo si Ma'am Emily. Sir, punta ka dun sa kabila, saluin natin. Okay? Saluin kayo. Alright. Ako'y naniniwala na may kinalaman talaga siya. May kinalaman to si Beatrice. Okay? Napaka-imposible, sir, ng sinasabi niya, sir. Uling-huli na siya, eh. Apo. Eh, siyempre, meron siya pag-amin una, nung marinig niya na siya ay madideport, bawi siya. Mm-hmm. 360 degrees ang pagbawi niya. Kaso, too late na. Halata pa rin. Kahit anong klaseng pagbawi. Okay.